Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. At welcome po sa ating sa lamang episode ng ating online Bible study. At ito po ang inyong lingkod na makakasama muli, Brother Roland de la Paz po. At sa inyo mga special prayer requests at mga katanungan sa ating topic, maaari lamang po na inyo pong i-type sa ating comment box dyan po sa Facebook Live. Welcome mga kasama natin dyan, ganun din sa Zoom. At ganun din po ay patuloy nating dalangin na ang makalangit na pangunawa ang igawad po sa atin. Ang patuloy na pag-iingat po ng ating Panginoon, nawa at siya sumaatin din. At sa oras pong ito, ay akin ding hinihiling kung meron po kayong mga interesado na mga kaibigan, kakilala, maaari niyo po invite sa atin pong programa. At ganoon din, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa atin pong YouTube channel, maaari pong i-search lang sa YouTube ang Roland de la Paz. Mag-subscribe and then press po yung notification bell. At kapag meron pong bagong upload na videos, ay kayo po ay ma-notified at pwede niyo pong panoorin ang ating mga presentations mula February 28, 2021 last year. At hanggang sa panahon kasalukuyan, pwede po kayong pumili ng topics for public sharing po ang mga ito. At mga doctrinal principles of faith, nakatulad ng ating pinag-aaralan sa panahon po ito. At ganun din po mga parables at ganun din mga sermons at marami pang iba. So sa ngayon po aking hinihiling na tayo lahat po ay sama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin at kami muli mag-aaral na iyong mga salita upang madagdagan ang aming kaalaman at ganun din para tumatagpo ang aming pananampalataya habang kami naghihintay sa pangalawang pagparito ng aming Panginoon. At nawa rin, O Diyos, ay samahan niyo kami sa aming pag-aaral, makalangit na pangunawa ang siyang aming maranasan at anyong banal na presensya. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At tayo po ay mag-umpisa na sa ating topic sa gabi pong ito. Sang-ayon po sa ating invitation, yan po, no? God's Grace. Topic 146 na po tayo sa atin pong pag-aaral ngayon. At nawa ay handa na po ang bawat isa upang tayo po ay madagdagan ang ating kaalaman at ang biyaya ng Panginoon na siyang sumaatin. So, ang pamagat, ang biyaya ng Diyos. God's Grace. Umpisan po natin sa mga talata na makikita sa Tito o sa Titus chapter 2 verses 11 and 12. Ang sabi po ng Bible, "For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men." So sa mga tweet, ang biyaya ng Diyos na siya pong nagbibigay ng kaligtasan ay naihayag sa lahat po ng tao, sa atin pong lahat, sa sangkatauhan. So verse 12, "Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." Kaya yung pong biyaya ng Diyos na yan ay naihayag sa buong sangkatauhan. At tinuturuan tayo na ating tanggihan ang pita ng laman, ang makasanlibutan na bagay at lahat ng kasalanan at ng tayo po ay lumakad na o mabuhay na matuwid at ganun din po sa panahon na ito na maraming mga kasalanan at krimen na nagaganap, tayo po ay palaging lumakad na kasama ang ating Panginoon Jesucristo sa katwiran na kanya inihayag sa pamamagitan po niya. So dito po sa ating first subtopic, principle, we believe, tayo naniniwala that God so much loved the world, yun nga po sa John 3:16, that He sent or He gave His only begotten Son to save humanity, and although corruption and rebellion reigned everywhere, He had already foreseen a way to save man. So sa mga tweet, nakikita ng Diyos sa kabila ng ang tao ay liko, sa kanyang kabataan, ay makikita natin na laganap ang pagtalikod sa kanya, ang kasalanan, ang kasamaan, ay meron na po siyang ginawang paraan o daan upang mailigtas po ang tao. Kaya ito po yung principle at ito nga po ang kahalagaan ng biyaya sa atin. Dito sa Ephesians chapter 1 verse 4, ang sabi po ng Bible, "According as He had chosen
has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So kaya po itong talata na ito, napakagandang pagbulay-bulayan na tayo po ay hinirang ng ating Diyos bago man nilalang o nilalang ang sanlibutan, na tayo po ay maging banal at walang kapintasan at nangingibabaw o tayo nabubuhay sa pamamagitan ng pag-ibig. Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8, ito po yung madalas nating marinig na formula ng tinatawag po na kaligtasan. For by grace, ayun po, pinanggit po yung biyaya, sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So sa mga tweed, ang biyaya, ang kaligtasan, ang pananampalataya, yan po ay kaloob ng Diyos. Galing po sa Kanya yan. Kaya po kung tatanggapin po natin ito, ay yan po ay tiyak dahil sinabi po ng Diyos na hindi nagmamaliw at hindi po nagkakamali at hindi po nagsisinungaling. Dito po sa Romans chapter 3 verse 24, ang sabi po ng Bible, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So dito ay napakaganda rin na sinabi na tayo daw po ay inaring ganap. Pinatawad po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya. No? At ganun din ang kaligtasan na kay Jesucristo. Yan po, binanggit po dito ang biyaya at ang kaligtasan. So ang pag-aaring ganap, pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, yan po ay kabahagi ng biyaya mula sa ating Panginoon upang ang kaligtasan ay makamtan din natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus na bugtong na anak ng ating dakilang Diyos. Kaya sa gawang ito, so through this act of salvation, God's righteousness and goodness is shown. Kaya po makikita natin ang tunay na kahulugan ng God is love dahil sa biyaya, sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa daan, sa kabila ng ating mga kasalanan upang tayo po'y lumakad na kasama niya at makamtan natin ng kaligtasan. Makapiling po natin siya hanggang sa walang hanggan. Our sin was condemned in Christ. Kaya ang tayo ang kondenado, tayo kailangan ng mahatulan kasi ang lahat ay nagkasala, ni isa man ay walang matuwid at walang umabot sa kanyang kalwalhatian. Kaya imbis na tayo po mamatay, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ay inako, inangkin po ng ating Panginoong Jesucristo. And at the same time, the way to forgiveness was shown to us. At pinakita sa atin po ang daan ng tinatawag po na pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tunay nga na napakabuti at napaka dakila ng pag-ibig ng ating Diyos. So Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Kaya po dito ay makikita natin yung luklukan ng biyaya, the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. No? Kaya upang tayo makakamit o makatamo ng habag at makahanap po ng makasumpong ng biyaya sa panahon po na ito ay kinakailangan, lalo sa panahon po ng tukso. No? At kung saan maraming kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay sapat, sabi nga po ni Apostle Pablo. So tingnan po natin ang tinatawag na the throne of grace. Ito po yung mercy seat doon sa most holy place ng heavenly sanctuary. Kaya nga po, isa sa ating doktrina o turo mula sa mga nakasulatan na yung sanktuaryo upang malaman natin kung paano po tayo lalakad kasama niya at saan tayo lalapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Jesucristo. Ito nga po yung throne of grace, ito rin po yung the mercy seat, no? Yung trono o luklukan ng Diyos at nandyan po ang Diyos upang siya po ay makinig sa ating mga hinaing, sa ating mga panalangin. So, the throne of grace is itself the highest attraction because occupied by one who permits us to call Him Father. So ito po yung kailangan na makahikayat sa ating mga puso't isipan. Ito pong luklukan ng biyaya, luklukan ng awa, the throne of grace and mercy, the mercy seat, no? Upang sa ganun ay
tayo po'y patuloy na makapag-ugnay, makipag-ugnayan sa Kanya. At ito rin po sinasabi, no sooner does the child of God approach the mercy seat, than he becomes the client of the great advocate. So meron po tayong tagapamagitan, the great advocate, si Jesus Christ. Siya po yung pinaka-abogado natin, mayroong nag-aakusa, si Satanas, the accuser of the brethren. At tayo po'y hinahatulan na kasalukuyan, investigative judgment. Meron din pong mga nagsusulat sa ating mga ginagawa sa araw-araw, the recording angels. Kaya kapag tayo ay lumapit doon sa mercy seat, sa lukulukan po ng biyaya, ay nandyan po kaagad yung ating abogado, yung ating great advocate. Nagiging kliyente po tayo agad upang maipagtanggol tayo sa nag-aakusa. At his first utterance of penitence and appeal for pardon, Christ espouses his case and makes it his home. Kaya kapag tayo po'y nagsisi, na siya rin po ang kumikilos ang Diyos upang tayo po ay magsisi, yung tinatawag na repentance or penitence, at tayo po ay lumalapit, nagsusumamo sa ating Panginoon, ay aakuin po ng ating Panginoon yung ating pong kaso o yung ating pong pakikipaglaban sa akusasyon ni Satanas, at ganun din pakikibaka natin sa ating sarili o sa mga bagay dito sa salibutan. Presenting the supplication before the Father as his own request. Kaya ito po ay napakagandang pagbulay-bulayan kapag tayo lumapit sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dyan po sa luklukan ng awa o luklukan ng biyaya, yan, tayo po'y agad na nagiging kliyente ng ating Panginoon bilang abogado natin sa nag-aakusa na si Satanas. At ganun din ay inaangkin, inaako po ng ating Panginoon ang paglapit natin sa ating Ama. Kaya ang nakikita, yung katwiran ni Kristo at hindi po yung katwiran natin. Kaya tingnan natin ang patotoo. As Christ intercedes in our behalf, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, the Father lays open all the treasures of His grace for our appropriation. Kaya ang ating Ama ay ipagkakaloob niya po yung biyaya para sa bawat isa sa atin. To be enjoyed and to be communicated to others. At ganoon din upang tayo po ay maging daluyan din po ng biyaya ng ating kapwa. Ganyan po kabait, kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya ay mapapalaganap ang biyaya, mapapalaganap ang pag-ibig. At ganoon din ay mapapalaganap din po ang plano ng kaligtasan. So we think that through grace we become children of God. Po, no? Atin pong iniisip na sa pamamagitan ng biyaya, tayo po'y magiging anak ng Diyos. That grace works our redemption, na ang biyaya siya rin pong gumagawa para sa ating kaligtasan, new birth sa bagong buhay po natin, bagong pagkatao, and acceptance as heirs together with Christ. At ating pagtanggap na tayo po'y tagapagmana kasama ang ating Panginoong Kristo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na maunawaan at mapag-aralan natin ang grace o ang biyaya. So John chapter 1 verse 16, and of His fullness have all we received, and grace for grace. Kaya po itong biyaya po na ito ay madadagdagan na magdadagdagan at magiging sapat po bilang atin pong sanggalang sa ating kaaway, sa kasalanan, at ganun din po patungo sa kaligtasan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 13, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Kaya maging sa kapahayagan ng ating Panginoong Kristo, maging sa kanyang pangalawang pagparito, ay kailangan nating hilingin na ang biyaya ay maging sapat po para sa atin. Napakahalaga po na itong biyaya na ito ay manatili po sa atin. Kaya ang panalangin din, maging ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. No? So grace, ano po nga ito? Pag-usapan natin lalo, palawakin. Grace is an undeserved gift. Hindi man tayo karapat-dapat na ipatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil tayo po'y makasalanan, ang biyaya ay nandyan po. No? Ay, ito po'y kaloob ng Diyos.
Ito po ay gift, undeserved gift, na hindi naman karapat-dapat, subalit ay binigay ng ating Diyos. It consists in the fact that gave His Son to death in our stead so that the blood is shed and His righteousness, the sinner may stand before God. Kaya hindi man tayo po aabot sa kanyang kaluwalhatian, kaya ito pong kaloob na ito, itong regalo, itong gift na ito, ay ang ating Panginoon Jesucristo na siya ang mamatay sa atin. Imbis na tayo'y mamatay, siya ang mamamatay, at ang dugo na ibinuhos at ang kanyang katwiran ay ito po ang kinakailangan upang tayo makatayo sa harapan na banal na Diyos. Dahil sa kanyang kaluwalhatian, tiyak tayo mamamatay. Kaya kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, kung wala ang biyaya, tiyak po ang ating kamatayan. So 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, kung tayo lalakad sa liwanag, dahil siya ang liwanag at nasa kanya ang liwanag, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kaya ito po naman ang tinatawag na kondisyon. Kaya nga palagi natin pinag-aaralan, sa bawat regalo, sa bawat pangako ng ating Panginoon, palagi meron po yung katapat na kaakibat, kalakip na pagsubok o kaya po yung requirement, kahilingan o kaya ay test. Kaya ay mananatili ang biyaya at ang dugo ng ating Panginoon ay patuloy tayong lilinisin mula sa ating mga kasalanan kung tayo'y lalakad sa liwanag na kasama niya. Sa liwanag, I am the light of the world, sabi ng ating Panginoon, at ang liwanag na ito ay ang kanyang mga salita at ang kanyang mga turo. Kung tayo po ay maniniwala sa kanya at susunod sa kanya, iyon po ang paglakad at paglalakad natin sa kanya at tayo patatawarin na tiyak sa ating mga kasalanan. So ngayon, ang subtopic number 2, introduction. The divine invitation to have communion with heaven is constant all through the scriptures. Yung pong tinatawag na makalangit na paghikayat o kaya imbitasyon ay palaging nating ma-encounter sa Bible, lalo na po doong unang sa ating unang mga magulang na isa nagkasala. Pero tingnan muna natin sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20 and Matthew chapter 11 verse 28. Behold, I stand at the door and knock. Yan po, kumakatok ang ating Panginoong Diyos sa ating mga puso upang siya ay makapanahan sa ating puso. Siya ang magiging hari ng ating puso at ng ating buhay at siya po ang makakasama natin. At ganun din sa Matthew chapter 11 verse 28, no, sabi, come to me, sabi, ay at tayo hinihikayat, bumarito ka. All who are weary and heavy burden. O, alam po natin, tayo lahat ay nagiging pagod, tayo po ay hapo, tayo po ay meron pong mabigat na pasanin. Ito nga yung kasalanan at ang pakikibaka sa sarili at sa sanlibutan na ito. Kaya inihikayat, iniimbitahan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kumakatok sa ating mga puso. At ganun din, nakita natin, ang sinasabi ko nga kanina, nung magkasala si Adan at si Eva, God calls to you to the human being have been constant since the moment he hid from the garden in Eden. God from God in Eden. Nagtago si Adan at si Eva dahil sa kanilang kasalanan. Nagkaroon po ng fear, ng shame, no? At marami pang iba, napag-aralan na po natin yan. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Yan po ang nangyayari, tayo naiiwalay sa Diyos kapag tayo po ay nagkakasala. Anong sinabi ng ating Diyos sa ating unang mga magulang? And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Sa Genesis 3, 8 and 9. Nasaan ka? Tinatawag, hinihikayat, iniimbitahan ng ating Diyos na pagkatapos na nagkasala si Adan, si Eva, nasaan ka? Nasaan kayo? Yan po ang ating Panginoong Diyos. Ayan ang kanyang dakilang pag-ibig. Yan po ang kanyang biyaya. So the search for the human being by the divinity, the offer of salvation is based on God's infinite love. Diba? Kaya yung sa kabila na nagpagkakasala na din at ni Adan at ni Eva o nang sangkatauhan ay patuloy pa rin po tayong tinatawagan ng ating Panginoon upang ay ating makamtan, matanggap ang kaligtasan. Kaya nga dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na sabi po, not willing that anyone should perish
but that all should come to repentance. Ayaw ng Diyos ng sangkatauhan ay mamamatay. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maligtas lahat. Tinubos po ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. And for that reason, he gave his beloved son. Kaya binigay niya bugtong na anak. Sa John 3:16 nga, kung sino man sa kanya'y manampalataya ay hindi mamamatay kundi magmamana ng buhay na walang hanggan. The divine purpose is to rescue its person from eternal death and offer eternal life. Kaya yun po ang pag-ibig ng Diyos na hindi man natin matarok ngayon ay kanyang inihayag sa pamamagitan po ng biyaya, sa pamamagitan po ng pananampalataya at ang kaligtasan na ihayag sa ating Panginoon. Lahat po yan ay gift, kaloob mula sa Kanya. So tayo magpapatuloy, all who receive Christ as a personal Savior are to demonstrate the truth of the gospel and its saving power upon the life. Kaya kung tinanggap natin na tunay ang ating Panginoon, ay ano daw po, may hahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo sa ating mga buhay. Mahihayag, makikita po yan. God makes no requirement without making provision for its fulfillment. Wala daw pong hihilingin ng Diyos na hindi makikita sa atin o hindi natin ito matatangkilik, na wala sa madaling salita. Kaya meron siyang hinihiling kasi ay binigay niya na sa atin. Kaso yun nga lang ang gusto niya, gawin natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Kusa po, willfully, willingly, and lovingly. Yan ang gusto ng ating Diyos. Bibigay ang kaligtasan. At tatanggapin mo at sumunod ka. Yan po ang gusto ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig. Meron po kasi tayong tinatawag na free will. At ayaw naman ng Diyos na tayo susunod ng dahil sa takot, kundi ay ibinigay niya na ang lahat, ay kailangan lang natin gamitin sa tama, sumunod tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. At ito, sa pamamagitan ng ganitong paraan, masaya ang Diyos, masaya rin po tayong susunod. Kaya, through the grace of Christ, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, we may accomplish everything that God requires. Kaya, magagampanan natin ang lahat ng hinihiling ng Diyos sa pamamagitan lamang ng biyaya ni Kristo. Kaya napakahalaga po ng biyaya nito. Kung wala po itong biyaya ng ating Panginoon o ng ating Diyos, ay hindi po natin maaring na ibalik sa Kanya ang Kanyang kahilingan. Hindi natin maihahandog sa Kanya ang Kanyang kahilingan dahil nga ay merong kulang. Ano po? Ang biyaya ni Kristo. So, ang ikatlong subtopic, definition. For by grace are you saved through faith. Yun nga po yung binasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 8. Palawakin lang po natin. And that not of yourselves, it is the gift of God. So walang makaliligtas sa kanyang sarili, no? Kundi sa pamamagitan lamang ng Diyos. Binigay niya ang kaligtasan, ang formula ng kaligtasan. Ito nga ang biyaya, ito nga ang kaligtasan, ito nga ang tinatawag na pananampalataya. Kaya ang gusto niya ngayon ay tayo po ay tanggapin natin ang lahat na ito. This Bible verse establishes the principles related to the offering of grace since they place it as an indispensable element in salvation. So sa mga tweet ay kinakailangan, indispensable ang elemento ng biyaya sa kaligtasan. Grace was necessary the moment the human being separated from God because of sin. Kaya ang biyaya daw ay mahalaga sa panahon, sa pagkakataon na nahiwalay ang tao na dulot ng kasalanan. Since it was impossible for him to have again harmony with heaven in his sinful condition. Dahil imposible na tayo ay makipagkaisa muli sa langit nang dahil sa lagay natin ay makasalanan. Dahil sa kalwalatian ng Diyos, tayo po ay maaring mamatay. No? Hindi po natin ito kaya. Kaya nga ay kailangan merong tagapamagitan. Kaya nga kailangan po ay merong biyaya. No? So tayo po ay magpapatuloy. Grace is exemplified in Christ Himself as described in John 1:16. So paano daw po ito nakita ka sa ating Panginoon Jesucristo, ang biyaya?
and of His fullness have all we received, and grace for grace. Ayan, nabanggit na kanina, pero ito ay ating idudugtong. Jesus is the center of the plan of salvation, and He from whom redemption comes. Siya ang pinakasentro ng sanktuaryo. At thy way, O God, is in the sanctuary. Siya ang pinakasentro ng plano ng kaligtasan. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At siya rin po ang maghahayag sa atin ng biyaya, ng kaligtasan at ng pananampalataya. The author and the finisher of our faith, Hebrews 12:2, is Jesus Christ. So, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Ito yung susing talata natin kanina. According to this quotation, grace is divine and has a purpose the salvation of all human beings. So, ito pong biyaya sa mga tweet ay makalangit. Kaya, grace of God. No? Hindi po yung biyaya ng tao, kundi ang biyaya makalangit na siya mag-uugnay sa atin muli doon po sa langit na ito na tayo naihiwalay ng dahil po sa kasalanan. So, for by grace are you saved. Na-underline ko po ulit. Grace at saka yung save o yung salvation. Through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Ephesians 2:8. Palawakin po natin ulit. Salvation is given by grace. So, ang kaligtasan ay pinagkaloob sa pamamagitan ng biyaya nga. No? Unmerited gift. Di man po tayo tinatawag na karapat-dapat, binigay pa rin sa atin. And then, which is a gift from God nga. Therefore, both elements proceed from God. So, yung biyaya at ang kaligtasan ay muli galing yan po sa Diyos. Both salvation as the way to get it. No? Yan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Even when we were dead in sins, kaya kahit na daw tayo patuloy pa sa kasalanan, kaya sinabing dead in sin, for the wages of sin is death, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved. So Ephesians chapter 2, verse 5. It is necessary to point out that the grace or the gift of salvation is offered to the human being when he is in a sinful condition. Kaya daw, napakahalaga na maintindihan natin na ang biyaya ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos na sa panahon na tayo po ay nasa sinful condition o tayo po ay nasa kasalanan. Since it is then that he specially and urgently needs to be set free, which is only possible through the acceptance of Christ as a personal Savior. Sa mga kapatid, sa panahon na tayo po ay nagkakasala, doon natin tiyak na kailangan ang biyaya na ito dahil sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Kristo. Doon po tayo ay magkakaroon ng kapatawaran at ng kaligtasan. Kaya nga ay narinig nyo na rin sa akin na ang ilustrasyon at ng ating napag-aralan, man's condition, the condition of man, habang tayo ay gumagawa, tayo po'y nalintulad sa isang tao nasa kumunoy, habang tayo gumagalaw o gumagawa para tayo ay maligtas sa tiyak na kamatayan, lalo tayong lumulubog. So sa panahon na tayo nasa kumunoy ng kasalanan, andyan po ang kamay ng ating Panginoong Jesucristo na ito'y sumisimbolo sa biyaya ng ating Diyos upang tayo ay ilayo. Alisin doon sa kumunoy ng kasalanan upang tayo po ay makatamo ng tiyak na kaligtasan. So grace is an attribute shown to undeserving human beings. Di man karapat-dapat, puro binigay sa atin yan. We did not seek after it. It was sent in search of us. So hindi natin yan hinahanap, di natin hinahangad, pero yan ay, siya ay ang Diyos ay binigay niya sa atin dahil, sabi po, come unto me. Where are you, Adam and Eve? Nasaan tayo? Tayo ay iniimbitahan, hinihikayat ng ating Panginoon. Hinahanap tayo dahil tayo po'y nalintulad sa mga all we like sheep were lost. Tayo po'y mga naligaw na mga tupa. Tupang ligaw po ang ating kalagayan. Kaya tayo ay hinahanap ng Diyos, binibigyan ng biyaya upang tayo po ay manumbalik sa Kanya at siya'y makapiling natin sa buhay na walang hanggan. Ay kaapat na subtopic, mga katangian, characteristics. Ang biyaya po ay maililipat, transferable. Dito po sa Matthew chapter 10 verse 8, freely you have received, freely you give. Kaya kung natanggap natin ang biyaya, ay pwede po rin natin itong maging daluyan tayo na pagpapalat ng biyaya. Dahil ay may papakilala natin ng Diyos sa kanyang mga katangian na nating nabanggit. Ngayon nga, yung grace, faith, and salvation na nanggagaling po sa Kanya.
And then savings, sabi nga sa nakaliligtas, Acts chapter 15 verse 11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved. Yan po. Biyaya na naman ang nabanggit. Accessible to knowledge, no? Dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Pwede po natin siyang alamin, pwede natin siyang pag-aralan. Ang biyaya ng ating Diyos. Kaya nga ito po ang ginagawa natin sa kasalukuyan. Rejectable, pwede rin ang tanggihan ng tao. Kaya nga yung nagpapatuloy sa kasalanan ay dahil tinanggihan ang napakahalagang offer, no, ng ating Diyos. Kaya ang kanyang paanyaya dito sa Galatians chapter 5 verse 4. Christ is become of no effect unto you whosoever of you are justified by the law. Ye are fallen from grace. Kaya yan po, no? At kapag tinanggihan natin ng ating Diyos, yan po, no? Ay nawawala din po yung pag-aaring ganap at nawawala din po yung biyaya. Kaya dito, kung pagmasdan po natin, ay binanggit yung justified by the law. Ang tinutukoy naman po dito ay yung kung tayo ay patuloy sa kasalanan, tayo sa ilalim, nasa ilalim po ng condemnation ng kautusan. Subalit kung tayo po ay nasa espiritu, ay wala pong condemnation sa kautusan dahil ang kautusan ay siya ang nagtuturo sa atin ng kasalanan. So mamaya po ay patuloy natin pag-aralan yan. Kaya pag nireject natin ang offer ng ating Diyos, nireject natin ng biyaya, iyan po ang mapanganib. Abundant, sapat po dito sa Romans chapter 5 verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of many, of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. Yan po, no? Sapat po siya. Kaya ito rin ay makalangit, divine. Hebrews 4:16. Kanina yan, nabanggit na rin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Yan po, ang luklukan ng biyaya. Yan ay galing sa Diyos. Yan nga po yung mercy seat din. Na nabanggit na natin kanina, nasa makalangit na sanctuaryo or heavenly sanctuary, then sa most holy place. Kaya, divine grace is the great element of saving power. Without it, all human effort is unavailing. So, kung wala po yung biyaya, ay wala pong magagawa ang tao. Wala pong kahulugan, walang kabuluhan ang pagsusumikap ng tao dahil ang kanyang katwiran ay nalintulad sa maruming basa. Hindi aabot sa kalwalatian ng ating Diyos. Ang ikalimang subtopic, references. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. So Romans chapter 6 verse 14. So bagamat ito po ay minsan ay manami-misinterpret ng iba, wala na daw pong kahalaga ang kautusan, wala na daw tayo sa ilalim ng kautusan, pero pag-aaralan natin, so kundi ay tayo na sa ilalim ng biyaya, minsan ay binabaliwala ang tinatawag na kautusan, na ang ating tinutukoy ang sampung kautusan. Ang pagsalangsang sa sampung kautusan ay ang kasalanan, 1 John 3:4. So these two aspects are very important. Under the law and under the grace. Kaya napakahalaga po ito na ating maintindihan. So since they imply two different moments, kaya hindi po ito pinag-aaralan dahil hindi mahalaga, kundi dahil mahalaga at meron pong tinuturo na sinasabing two different moments. Hindi po sila pwedeng ipaghiwalay, no? In the spiritual condition of the human being. So hindi po pwedeng maghiwalay kung walang mawala yung kautusan, manatili ang biyaya. Kung wala ang biyaya, ay andyan ang kautusan. Hindi po pwede yun, no? Kundi sila po ay palaging magkasama. So, ito po yung pagpapaliwanag sa under the law and under the grace. So, Romans chapter 8 verse 1. Nasa ilalim tayo ng kautusan kung patuloy tayo sa kasalanan according to the flesh. Kung ayon nasa ilalim ng biyaya, according to the spirit, ang ayon po sa espiritu. Sa Romans chapter 5 verse 16, sin to condemnation. Kaya pag tayo nagpatuloy sa kasalanan, ano sinasalangsang natin? Ang kautusan. Kaya nasa ilalim tayo ng kautusan o kapamalaan o kapangyarihan ng kautusan. Pero kung tayo po nasa malakad kasama sa pamamagitan ng Espiritu, kasama ang ating Panginoon, tayo nasa ilalim ng biyaya, ayan po, grace to justification. Ang biyaya ay pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano pa po? Ang conclusion.
So dito po sa pinatawag na subtopic na conclusion, bago tayo magtapos, the grace of Christ and the law of God are inseparable. Hindi po sila pwedeng maghiwalay. No? Kaya, in Jesus, mercy and truth are met together. Sa pamamagitan ni Kristo, ang habag at ang katotohanan ay nagkaisa. Righteousness and peace have kissed each other. Ang katuwiran at ang kapayapaan ay nagkaisa din. In His life and character, He not only reveals the character of God, kaya doon sa daw sa buhay niya at sa kanyang ugali ay nahayag po ang ugali din ng ating Diyos. Ang sabi pa po, but the possibility of man, ayan po, but the possibility of man, He was the representative of God and the exemplar of humanity. So po siya ang kumakatawan sa ating Diyos, siya rin po ang halimbawa natin bilang mga tao. Kaya ay naihayag po ang ugali ng ating Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo upang siya ay ating gayahin upang tayo makatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pag-aaral sa buhay ni Kristo, ang banal na kasulatan ay napakahalaga. He presented to the world what humanity might become when united by faith with divinity. So pinakilala ng ating Panginoon na siya ay nagkatawang tao, ang tao na lumalakad kasama ang Diyos, ayan po ay magtatamu din ng kabanalan. The only begotten Son of God took upon Him the nature of man and established His cross between earth and heaven. So ang ating Diyos na Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang may pakita po yung halimbawa sa atin. Upang tayo mabuhay na katulad niya at tayo magtatamo ng kaligtasan. Through the cross at siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa ating kasalanan, man was drawn to God and God to man. Kaya sa kamatayan ni Kristo ay tayo'y lumalapit sa Diyos at ang Diyos ay lumapit nga sa atin dahil hindi natin maabot ang kanyang kaluwalhatian, ang Diyos na po ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo doon sa krus po ng Kalbaryo. Sa Romans chapter 6 verse 15, kaya nga ay hindi po pwedeng maghiwalay ang kautusan at ang biyaya. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan dahil hindi tayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Ay, huwag na huwag mangyari. So ito po ang isang ilustrasyon. Ikaw ay nakulong at ay nakapagkakasala ng pagpatay at ikaw ngayon ay tumanggap ng parol. Ikaw ay pinalaya dahil ikaw ay nakitaan ng mabuti na ikaw ay nakakulong. At ngayon, ikaw ay pinalaya, ay hindi ka na pwedeng pumatay uli. Pag pumatay ka uli, balik ka sa kulungan. Kaya kahit tayo po ay nasa ilalim ng biyaya, hindi po tayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Kaya nga, ay sabi dito, God forbid. No? Dahil hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, na ibig sabihin, ikaw ay lumalakad sa pamamagitan ng katotohanan, sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos, ay hindi ka pwedeng bumalik doon sa kasalanan. Kung hindi, ikaw ay muli ay kukondenahan hatulan ng kautusan. No? Kaya sana po ito ay maliwanag sa bawat isa sa atin. So justice moved from its high and awful position. Bakit perong justice? Kaya nga, for the wages of sin is death. At hindi po tinanggal yung kautusan dahil pag tinanggal po yan, wala na yung justice. Kaya ano po ang naging justice? Merong mamamatay dahil merong nagkasala. At ang tao ang siyang mamamatay, pero inako po yan ng ating Panginoon. Ito nga po yung biyaya na ating pinag-usapan. Ito nga yung dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa sangkatauhan. Kaya hindi nawala yung justice ng dahil sa kamatayan ni Kristo. And the heavenly host, the armies of holiness, drew near to the cross. Kaya ang mga anghel sa langit, no, ay sila'y lumapit doon sa cross. Bowing with reverence, sila po ay nagpapatirapat na may paggalang, for the cross justice was satisfied. Nang dahil po sa kamatayan ni Kristo, ang kahilingan po ng kautusan na kamatayan o ang tinatawag na justice na ito, ito po ay natugunan. Through the cross, the sinner was thrown from the stronghold of sin, from the confederacy of evil, and at every approach to the cross, his heart relents, and in penitence he cries, "It was my sins that crucified the Son of God." Kung tatagalugin po natin sa pamamagitan ng cross, ang mga kasalanan na katulad ko o ikaw, ang nanamahal na kapatid, tayo ngayon ay hindi kaya, hindi inimbitahan tayo ng ating Diyos mula sa kasalanan, mula sa kasamaan, mula sa diablo, sa demonyo,
At ganun din upang tayo ay lumapit doon sa krus na iyon at ating masabi na dahil sa aking kasalanan ay napaako ang ating Panginoon o ang anak ng Diyos. Kaya habang ating tinitingnan po ang krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ng ating Panginoon, nararamdaman po natin yung bigat ng ginawa ng ating kasalanan, nagdagdulot ng kamatayan ng ating Panginoon. Ngayon tayo po ay nakukonsensya. Patuloy ko ba akong gagawa ng kasalanan upang patuloy siyang maipako sa krus sa Hebrews chapter 6 verses 6 verses 4 to 6? Pagkatapos nating nalaman ng katotohanan, ay patuloy pa rin po tayo sa pagkakasala. Muli nating pinapako ang ating Panginoon at inihahayag sa kahihiyan. Kaya tayo ay lumalapit sa mata ng pananampalataya sa krus ng Kalbaryo. Kilalanin natin ang ating kasalanan ang siyang pumatay o dahilan ng kamatayan ng anak ng Diyos o ng ating Panginoon. Kaya ngayon ay maging maingat, dahan-dahan po tayo sa ating magiging ugali. At the cross, He lives His sins. And through the grace of Christ, His character is transformed. So ang tao, kapag diyan po at pinagbubulay-bulayan niya ang cross o ang kamatayan ng ating Panginoon, naiiwan ang kasalanan doon. Dahil sa pananampalataya at sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, ang kanyang ugali ay nababago. Dahil sa pagtingin, beholding Christ, we become changed. No? The Redeemer raises the sinner from the dust. Tayo ngayon po ay itinatayo ng ating Panginoon mula sa alabok, na ibig sabihin mula sa kamatayan. Dahil tayo galing sa alabok, tayo mamamatay, babalik tayo sa alabok. So ngayon tayo po ay iniaangat, patungo po doon sa buhay na walang hanggan, and places him under the guidance of the Holy Spirit. And the sinner looks upon the Redeemer, he finds hope, assurance, and joy. Kaya kapag tinitingnan natin po ang ating Panginoon, pinagbubulay-bulayan ang krus ng Kalbaryo o ng kanyang kamatayan, ayan po, nagkakaroon tayo ng pag-asa, no? Assurance na tayo po ay nakakasiguro na siya'y makakita natin sa buhay na walang, makasama natin sa buhay na walang hanggan at ang kagalakan. Faith takes hold of Christ in love. Kaya yung pananampalataya na kagaya na kay Jesucristo, kailangan po ay nasa atin na rin yan. At iyan ay pinagkakaloob niya rin. Kaya sabi ko nga kanina, Hebrews 12:2, the author and the finisher of our faith is Jesus Christ. Faith works by love and purifies the soul. Kaya yung pananampalataya na kinakailangan natin o yung kailangan natin, pananampalataya na kagaya kay Jesucristo, siya'y gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at siya po ang nagdadalisay sa ating mga kaluluwa. So yan po ang kinakailangan natin, mga minamahal na kapatid, sa panahon pong ito. Ang biyaya ay tiyak po, andyan na. Kailangan lang natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin na personal na Savior, personal na tagapagligtas sa ating Panginoon. At sapat po ang biyaya, ang pananampalataya, at tiyak ang kaligtasan. Kaya pagyamanin po natin ang biyaya na ito. Huwag natin pong tanggihan dahil ito'y rejectable, transferable, divine, na pag-usapan na natin kanina, and pwede pong mapag-aralan, pwede po siyang makamtan, pero kapag tinanggihan po natin, maging ang kaligtasan ay ating tinatanggihan. So ito po ang aking dalangin, alang-alang po sa banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami ay nagpapasalamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin upang aming pag-aralan ang inyong mga salita, ang biyayan po ninyo, aming maintindihan, at upang ito ay aming makamtan tungo sa pananampalataya at sa kaligtasan. Salamat din po Diyos sa patuloy niyong pag-iingat sa amin at sa buhay at lakas na aming taglay. At sa pagkakataon po na kayo po ay aming bapurihan at ganun din, O Diyos, aming bigyan ng kahalagahan, ng kayamanan po na sa langit na iyong inihayag sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo. At sa pangangasiwa po ng inyong banal na Espiritu. At patuloy namin dinadalangin ang programa pong ito. Nawa inyo pong pagpalain at naway gamitin yung instrumento sa pagpapahayag po ng kaligtasan at ng inyong kabutihan. Dinadalangin din po namin ang mga kapatid na may karamdaman, ang Tagde family ng Dubao, at ganun din, dinadalangin po si Sister Ann Pangilinan at sa kanyang kagusugan, Sister Judith Galang po na may cancer. Kayo po ang dakilang manggagamot, inyong ipuwin sa inyong mga pagpalang kamay, ang kanyang karamdaman, maging si Nick Kirpini po na
meron din pong cancer. O Diyos, ay, maasa po kami sa inyong kapangyarihan. Ganun din ang kanila pong mga mahal sa buhay. Dadalangin din namin po si Brother Reynaldo Correa. Kayo po ang aming inaasahan na siya po ay maging balik kanyang-kanyang lakas at palagi po ninyong alalahanin ang dugo ng aming Panginoon Kristo. Nadalangin din namin patuloy si Sister Cherry Estevar at ganoon din po si Brother Robert Tejada na makarecover po sila sa kanilang mga karamdaman upang sila po ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Nadalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na di pa po namin kasama sa pananampalataya at nawa ay igawad niyo po sa kanila ang makalangit na pangunawa. At ganoon din ay dadalangin din po namin, O Diyos, ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. At ang mga interesado at mga candidates for baptism, Brother Obey Salazar at ang kanyang pamilya, Brother Lord Daniel Sabado, tulungan niyo po ang kabataan na to at kanya rin nasain po ang kaligtasan at ang katotohanan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang patuloy niyo pag-iingat niyo po sa amin sa pandemya, ipagkaloob sa amin ang pangangailangan sa araw-araw, at ganun din ang mga biktima po ng lindol, O Diyos, ay nawa ay sila inyong aliwin sa pamamagitan po ng inyong mga pangako at ng mga piling Angeles. At inaasahan po namin ang aming dalangin ay makarating po sa luklukan ng awa. Ito po ang aming dinadalangin, inihiling, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. So hanggang dito po, ang inyong lingkod ay magpapaalam na Brother Rolando La Paz at na muling nagsasabi po, stay safe and God bless everyone.